Mula sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Patrol! Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan kaugnay sa pagtugon ng bansa sa pandemya. Tumaas ang pwesto ng Pilipinas sa Recovery Index ng Nikkei Asia kaugnay sa pandemya. Paliwas po ito sa ginawang resilience ranking ng Bloomberg. Sinabi rin po ng isang eksperto na sa kabila ng patuloy na banta ng Omicron variant, hindi kailangang mag-panic ang publiko. Magpapatrol, Rafael Bosan. Kung susuriin ang mga pangunahing datos mula South Africa, nakikitang bagamat mas nakakahawa ang Omicron variant, maaaring hindi naman ito nagdudulot ng mas malalang sakit kumpara sa Delta variant. Ito'y ayon sa molecular biologist na si Father Nick Austriaco ng Octa Research. Omicron hospitalizations are quite low. Of the people who were hospitalized, what is so amazing about the Omicron is that only 70% of them do not need oxygen po. And this is very different from the Delta experience that we experienced throughout the world. Kaya kung siya ang tatanungin, hindi kailangang magpanik at sa halip ay ipagdiwang ang Pasko nang napapanatili ang mataas na antas ng pag-iingat. Sa 20 buwan ng pandemya, ngayon pinakamataas ang mobility ng tao at nananatili ring laganap ang nakakahawang Delta variant. Sa kabila nito, ngayon din nararanasan ang pinakamababang bilang ng mga bagong nagkakasakit. And so what these three mean together is that it suggests that we have attained substantial population immunity from natural infections and vaccinations in the urban areas of the Philippines. I must urge you to get vaccinated because Omicron, when it arrives in the Philippines, will find every unvaccinated Filipino and you will get sick. Yun nga lang, aminado ang Department of Health na hindi pa nakakamit ang mataas na vaccination rate sa ibang rehiyon sa bansa. Katunayan, lampas 38 million pa lang ng mga pwedeng bakunahan na Pinoy ang fully vaccinated. Dito po sa National Capital Region, they were able to achieve already yung 70% na target. Pero sa ibang mga regions po, mababa pa rin. So hindi ho natin masasabi pa rin sa ngayon hanggat hindi pantay-pantay ang achievement ng ating mga regions if it's substantial enough to protect our whole country. Samantala, tumaas naman ang higit 40 ang pwesto ng Pilipinas sa COVID-19 recovery ranking ng Nikkei Asia. Mula sa ika-103 na pwesto ay pang-57 na ang bansa na ayon sa Nikkei Asia ay dahil sa pagtaas ng score pagdating sa infection management. Pero sabi rin ng datos, ang short-term case fatality rate ay nananatiling 9% o ikalawang pinakamataas ayon sa Our World in Data. Bagay na ayon kay Secretary Duque ay ngayon lang niya narinig. Sa kabila ng bumubuting lagay ng COVID-19 sa bansa, mas mainam para sa kanya na manatili sa Alert Level 2 ang Pilipinas. Para sa atin, dapat siguro tama lang manatili muna tayo sa Alert Level 2. Bakit kamo? Unang-una ay ang mobility, tataas na naman ngayong kapaskuhan. Alam natin yan, no? At meron nagmamadyang o banta ng Omicron variant. So mahigit na mas kusang matibo tayo. Anyway, malaki-laki na rin ang bahagi ng ekonomiya na binuksan natin, no? Sa under the Alert Level 2. Una nang sinabi ng UP COVID-19 Pandemic Response Team na ang pagpapatupad ng Alert Level 1 ay mas mainam na gawin pagkatapos ng holiday season. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Nilinaw ng DFA na ang repatriation flights galing Europa para sa mga na-stranded na Pinoy dahil sa travel ban ay libre lamang para sa mga mapapatunayang in distress o hindi na kayang mamasahi pa uwi. Patuloy po naman ang hinahanap ng gobyerno ang 8 pasahero na dumating sa Pilipinas galing South Africa bago mailagay sa red list ang naturang bansa. Nagpapatrol, Jeff Canoy. Uuwi na sana sa Pilipinas galing Switzerland si Maria Lucero. Matapos ang 10 taon, nag-resign na siya sa trabaho at wala nang sapat na dokumento. Pero naabutan ng travel ban ng isama ng gobyerno sa red list ang Switzerland dahil sa banta ng Omicron variant ng COVID-19.
ang ticket ni Maria sana pauwi, non-refundable. Kaya naman laking tuwa niya nang mabalitaan na may repatriation flights na hinahanda ang gobyerno na manggagaling sa Amsterdam sa The Netherlands. Ang unang biyahe ay nakatakda sa Desyembre at 10. Ang isa naman ay sa Desyembre at 13. Nakipag-ugnayan po ako sa embahada namin dito sa Geneva about my situation na undocumented and for good na po ako. Sabi ko po kung hindi ko na po available bumili po ulit ng another booking dahil nasa $2,000 na po in one-way ticket lang po 'yon. Pero nagulat si Maria nang malaman na ang repatriation flights ay hinanda para sa mga handang magbayad pa uwi. Hindi po biro yung magbubuk ka ng another ticket na hindi naman po porket na sa Europe kami. Iniisip po nila ay avail kami to another ticket again. Hindi naman po ganun dahil kami po ay may pamilya din na sinusuportahan sa Pilipinas. Ayon sa Migrant Workers Affairs Office ng Department of Foreign Affairs, hindi chartered flight ang repatriation flights, kundi commercial flight na pinayagan lang lumipad pa Maynila dahil sa humanitarian reasons. Para ito sa mga stranded at may kakayanan na magbayad pa uwi. Pero tutulong ang DFA sa mga Pilipinong in distress at wala ng kakayanan na makauwi. For those people na may kakayahan, ang ikiusap kami na sana magkusa na sila na bayaran yung fare nila. Doon naman sa mga talagang in distress na naubusan talaga ng pera, naubusan na ng means, yun talaga yung babayaran po ng DFA para sa kanila. Pero syempre, hindi dito kasama yung mag-vacation. Hindi we do not pay for foreigners and we do not pay for non-essential travels. May vetting process o dadaan lang talaga sa proseso ng pag-check ang mga pasaherong sasagutin ng gobyerno ang ticket. We will not refuse to help any Filipino who is in distress. We will not refuse to help anyone who is in an emergency situation. Bukod sa Europe, naghahanap na rin ang ahensya ng paraan para makauwi ang stranded sa mga bansa sa Africa dahil sa travel ban. Umakyat ng bilang sa 60 Pilipino ang stranded doon. Mas difficult kumuha ng humanitarian flight for Africa. Dahil wala tayong direct flight from Africa. You really have to have a stopover somewhere. And maraming mga countries na nag-ban talaga ng South Africa. Habang nandun sila, we will give all kinds of assistance to them. Habang hindi pa tayo nakakuha ng humanitarian flight. Samantala, patuloy na hinahanap ng mga otoridad ang 8 pasahero na nakarating sa Pilipinas galing South Africa bago ipatupad ang travel ban. Ayon sa Department of Health, hindi sumasagot ang mga pasahero o kaya ay kulang ang nilagay na contact information. We already flagged the Bureau of Quarantine and the Department of Transportation regarding this matter so that they can coordinate with the specific agencies of these individuals. Ayon naman kay Health Secretary Francisco Duque, naghihintay pa ang gobyerno sa karagdagang impormasyon tungkol sa Omicron variant bago magdesisyon kung papaiksiin o papalawigin ang quarantine requirement sa mga darating sa Pilipinas galing sa ibang bansa. Jeff Canoy, ABS-CBN News. Nakapagtala po naman ang DOH ng 356 na bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Dahil po dito, umabot na sa higit na 2,835,000 ang kabuang bilang ng kaso sa bansa. Bagamat may 6 na laboratorio ang hindi nakapagsumite ng kanilang datos. Sa bilang na ito, nasa higit na 13,000 ang active cases. May 72 namang namatay para sa higit na 49,500 na kabuang bilang. Habang nasa 871 ang nakarecover para sa higit na 2,772,000 total recoveries. Samantala, inanunsyo ng DILG na nasa 77 lugar na lamang sa bansa ang nasa ilalim ng granular lockdown. Ayon kay DILG Secretary Eduardo Anio, 8 lang sa bilang na ito ang nasa NCR kung saan apektado ang nasa 70 individual. Dagdag pa ng kalihim, patuloy ding bumababa ang bilang ng mga nahuhuling lumalabag sa mga health protocols. So ito po, ibig sabihin na ito ay epektibo ang ginagawa nating alert level system at patuloy na bumababa ang kaso ng ating COVID. Nakita po natin sa loob ng isang linggo ay halos buwaba ng kalahati ang mga violators
ng ating public health standard. Kaya maganda po itong manifestation. Ang ibig sabihin po ay sumusunod ng ating mga kababayan. Kasabay nito, pinalawig pa ng Pfizer ang shelf life ng ilan sa kanilang mga expired na bakuna na dagdag na 3 buwan. Dahil dito, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na mapapanatiling ligtas ang mga bakuna na ibibigay sa publiko. Well, una-una, nagawa na po ng DOH ang sumulat po tayo, nakipag-ugnayan sa Pfizer, yung kanilang mga nag-expire ay in-extend nila, matapos nila na sinagawa ang stability studies ng kanilang bakuna, in-extend nila by 3 months. Naipamigay na ang Christmas bonus o cash gift sa mga pensyonado ng Social Security System at ng Government Service Insurance System o ng GSIS. Pero paalala ng SSS at GSIS sa mga pensioner, magparamdam sa ahensya para masigurong buhay pa sila. Nagpapatrol Alvin El Chico. Anong oras kayo dinilig, ma'am? Pumasok na sa ATM ni Aling Elena ang 13-month bonus niya, pati ang December pension mula SSS. Timing, dahil birthday ng yumaong mister niya bukas, kaya may panghanda. Pero ang bulto ng bonus, itatabi muna ni Elena. Sa position ko na solo parent, kailangan may nakatabi ka para kung sakali man may pagkukuhaan ka pagkasakaling nagipit ka. Ganito rin ang gagawin ng pensioner na si Ami sa nakuhang 13-month bonus galing sa SSS. Hindi anya pwedeng ubus biyaya ngayong holiday season. In case of emergency, hindi ba emergency talaga yung mga pangangailangan na ano, na gastos, mga ganun. Okay. Halimbawa, kinulang ng budget, yung mga ganun. Dunuhugutin. O, dunuhugutin. Nai-release na ang 13-month bonus ng mga SSS pensioners na naglalaro sa 2,000 hanggang 19,000 pesos depende sa pensyon ng retirado. Lagpas 27 billion pesos ang ibinudget ng SSS para sa bonus ng mahigit 3 million pensioners. If hindi ho nila natanggap yung kanilang 13-month pension, they can coordinate with the nearest SSS branch. At doon ho, pwede silang mag-request ng pag-verify sa kanilang mga banks. Or they can also go to their respective bank. Pumasok na rin sa mga ATM account ng mga GSIS pensioners ang cash gift na 5 hanggang 10,000 pesos. Kahit lagpas 10,000 pesos ang pensyon, hanggang 10,000 lang ang cash gift. Kung pension mo 50,000, oh, 10,000 ha? 10 ka lang. Yung mga hindi makakatanggap, ibig sabihin, hindi qualified. Bakit hindi qualified? Una-una, baka po hindi nag-appear during their birth month. Okay? So mag-appear po kayo hanggang April 2022 next year. Bibigyan pa namin kayo ng chance na matanggap pa ninyo yung inyong cash gift. May paalala rin ang GSIS at SSS sa kanilang mga pensioners para sa taunang pagpapakita ng mga pensyonado sa kanila bilang patunay na sila'y buhay pa. Obligadong magpaakop o annual confirmation of pensioners ang mga pensyonadong nasa abroad at survivorship o disability pensioners. Hindi naman personal appearance ang required. Pwede ho silang mag-comply via registered mail. Pwede rin ho yan. Pwede sa email na aming mga branches. Available yan sa website. I-submit lang yung mga forms. Sa GSIS naman, required na ang appear o annual pensioners information revalidation na pwedeng gawin electronically. Magpapa-schedule lang po ng kanilang appointment, and then ano po ang gusto nilang mag-appear, paano. O pwede po yung Facebook Messenger, pwede po yung ganitong Zoom, Skype, o kaya Viber. Importanteng malaman ng SSS at GSIS na buhay pa ang pensioner para maprotektahan ang pondo ng dalawang ahensya. Alvin El Chico, ABS-CBN News. Nagkasa ng kilos protesta sa Mendiola, Maynila ang ilang grupo ng mga kawanin ng gobyerno. Ito ay para igiit na pakinggan ang kanilang mga panawagan, lalo na ngayong may pandemya. Nagpapatrol, Raya Capulong. Ilang buwan na lang ang natitira bago magpalit ng administrasyon. Pero lumang problema pa rin ang isinisigaw ng iba-ibang grupo ng mga kawani ng gobyerno. Ang wakasan,
ang kontraktualisasyon. Ganda sa Malacanang! Kinontra rin nila ang sinabi ni Pangulong Duterte na natupad ang halos lahat ng ipinangako niya noong siya ay nangangampanya pa lang. Yung pangako niya na wawakasan ng endo, hindi niya natupad, no? Tapos yung pangako niya na magiging yung mga manggagawang contractual ay gagawing regular. Ang street sweeper na si Aling Josephine napaluha habang ikinukwento kung gaano kahirap ang kanilang buhay ngayong may pandemya. Bilang isang single mother at kontraktwal na manggagawa, hirap siyang pagkasyahin ang 8,000 pisong sahod kada buwan para buhayin ang 5 anak. Kayo dito, kaya doon, kahit may sakot ako, parin ako nagtatrabaho kasi ako lang yung nag-iisa na nagtatrabaho para sa kanila. Dagdag sahod din ang panawagan ng government employee at Courage National President na si Santiago Dasmariñas Jr. Napaka-importante po talaga ang dagdag sahod sa panahon na ito. Maraming gastusin sa bahay, maraming gastusin sa opisina. Nangangamba rin siya sa kanyang kalusugan. Ngayong marami na ang pumapasok sa opisina, kaya panawagan din niya ang libreng COVID testing at pagpapagamot kung tamaan ng COVID-19. Sa datos mula sa Civil Service Commission, mula noong March 2020 hanggang April 20, 2021, umabot sa 90,739 ang tinamaan ng COVID-19 sa mga regular na kawani ng gobyerno at 1,283 ang nasawi. Pero ayon sa CSC, bagamat may agam-agam pa ang iba na pumasok sa opisina, mas maayos na ngayon ang sitwasyon ng mga kawani ng gobyerno. Sa mga JOCOs, sa mga nagre-report during ECQ and ECQ, hazard pay po yung binibigay. Doon naman po sa mga nawala ng trabaho, yung hirap na hirap, doon naman po yung ayuda. Hindi ho natin pwedeng ibigay lahat kasi kailangan ho natin i-prioritize kung sino ho ang dapat bigyan. Ngayong nalalapit na ang halalan, nais ng mga kawani ng gobyerno na mahalal ang kandidato na totoong may malasakit sa mga manggagawa. Nakita na po natin na may mga kandidato na kung ano-anong sinabi nang sila po ay kumakandidato pa lang, pero nang sila ay nasa posisyon na, hindi nila ginawa. Siguro indicator na po yan para malaman natin kung sila ba ipababalikin natin sa posisyon nila o di naman po kaya mamimili na tayo ng isang tunay na may malasakit na maglilingkod bayan. Umaapila ang mga kawani ng gobyerno na pakinggan din ang kanilang mga panawagan dahil maituturing din silang mga frontliner. Rayo Kapulong, ABS-CBN News. Gretchen, 6 days na lang bago ang Miss Universe, ano na ang mga paghahanda sa Israel? At hindi umarangkada na ang rehearsals para sa 2021 Miss Universe pageant sa Eilat, Israel. May payo naman ang reigning Miss Universe si Andrea Meza bago ipasa ang kanyang corona. Nagpapatrol, Diane Castillejo. Bilang na ang araw bago ang 2021 Miss Universe pageant, kaya siksik na ang schedule ng mga kandidata. Nilipot nila ang Jerusalem at binisita ang mga sikat na landmark. Hindi nagpahuli sa mga fun moments ang pambato ng Pilipinas na si Beatrice Luigi Gomez kasama ang ibang kandidata. Nag-live pa si Bea at ang kanyang roommate na si Miss Universe Singapore. It's her first time joining pageants, yes. And she haven't done the live pageants yet. Dumating na sina Bea sa siyudad na Eilat kung saan gaganapin ang Coronation Night. Naging aktibo sa morning yoga. At pagmamaneho ng ATV. Umarangkada na rin ang rehearsal para sa Coronation Night. Glowing ang reigning Miss Universe na si Andrea Meza ng Mexico na nakilala na ang ilang kandidata. They have been asking me how was my journey as Miss Universe, if I am sad that I'm going to pass the crown, how do I feel? Yeah. Ibinahagi ng Mexican beauty sa mga kandidata ang naging winning formula niya, ang ipakita ang tunay na pagkatao. I started in pageants since I was like 21 year old, I'm 27 now, and going through all that process and realizing that I didn't have to pretend to be someone else in order to win. I saw that every Miss Universe was different. There was not a pattern. That's what Miss Universe is about, empowering people.
80 beauties ang maglalaban para sa corona. Sa Sabado, December 11, oras sa Maynila, ang preliminary competition ng 70th Miss Universe pageant. Mapapanood naman ng live ang coronation sa Lunes, December 13, alas 7:30 ng umaga sa Pilipinas sa A2Z Channel 11. Diane Castillejo, ABS-CBN News. Hanggang 1,000 piso ang itataas ng lechon sa Quezon City hanggang araw ng Pasko. Pero posible pang tumaas ang presyo nito habang papalapit ang bagong taon. Nagpapatrol April Rafales. Abala na ang mga lechonero sa Quezon City habang papalapit ang Pasko. Pero abiso ng samahan ng mga lechoneros, 500 pesos ang itinaas ng presyo ng lechon simula December 1 hanggang December 16 at muling magmamahal ng 500 pesos simula December 17 hanggang December 25. Bukod sa malaki ang demand, mataas na rin kasi anila ang mga sangkap at mismong baboy. Yun ang mga uling namin, charcoal namin, from 205 naging 235 per sack. 30 pesos ang laki ng tinaas. Saka yung mga ingredients talagang tumaas din yan. Assuming ha, ang 100 baboy na dinideliver sa amin, talagang per head ang laban na. Kung 6,000 per head sa 100, ngayon hindi, by bracket. At pagkatapos ng Pasko, tsak na magmamahal pa rin ang lechon pang bagong taon. Mas dodoble ang demand. Kung kumakatay kami ng 200 ng December 24, kakatay kami ng 500 ng December 31. Doble. Kung gaano karami ng tao, depende na sa nagpepresyo. Mas tataas pa ng sa hindi inaasahan. Sa sikat na bilihan ng ham sa Maynila, siksikan na naman ang mga namimili habang papalapit ang Pasko. Ang ilang uri ng hamon, tumaas ng 40 at 60 pesos kada kilo. Tumaas ma'am kasi dati, nasa 1.4 lang po noon eh. Ngayon medyo umabot na ng 1.6. Sa akin kasi ano lang te, minsan lang kasi sa isang taon te. Kaya pinag-aanoan ko na lang din, pinag-aandaan ko rin. Dati kasi malalaki yung binibili namin na ham, pero ngayon siyempre nagtitipid kasi wala nang budget. Paliwanag ng Bureau of Animal Industry, kahit kumonti na ang mga lugar na apektado ng African swine fever, hindi pa rin nakababawi sa supply, kaya mataas pa rin ang presyo ng baboy sa ngayon. Halimbawa, kung ang biik na hanggang 10 kilo ay 1,500 hanggang 2,500 lang dati, ngayon ay umaabot na sa 7,000 pesos. Wala tayo na may ikatlong yun na standing inventory natin. At we're still reeling, no? Nararamdaman pa rin natin yung impact na yan. Yan yung nagtatranslate ngayon sa presyo sa merkado. Kaya patok ang lechon deli na alternatibo sa lechon. 1,400 pesos ang tinda ng isang online seller sa 2 kilong belly. Yung iba po kasi kaya naghanap ng lechon belly, ma'am, eh syempre yung part po na yun, yun po yung malambot. And sa lechon po kasi kasama po yung buto, yung ano po ng pork. Eh kung sa lechon belly, ma'am, mas makakamura sila. Ang iba naman, nag-iisip ng mas murang ipandadagdag sa handa sa Noche Buena, kagaya ng lechon manok o chicken inasal. Mas kinoconsider namin, siyempre, yung ham. Kung meron galing sa kumpanya, sa ibang magbigay ng ham, isasama natin. Pero hindi mawawala yung lechon manok. Ayon sa Bureau of Animal Industry, tinutulungan nila ang mga importers na makapagparating ng sapat na supply at murang feed inputs para mapigilan ang mas lalo pang pagtaas ng presyo ng baboy. April Rafales, ABS-CBN News. Prioridad ang hands-on activity sa mga senior high school na pinayagang mag-face-to-face classes sa NCR. Unti-unti na ring nasasanay ang ilang estudyante sa kanilang pagbabalik eskwela, bagamat may ilang pagsubok pa rin. Nagpapatrol, Ara Perez. Walang patid ang kwentuhan ni Cyril, Rezus at Nice, mga grade 12 student sa Filimon Tilizan Senior High School sa Navotas. Ngayon lang ulit nagkita ang magkakaibigan matapos ang halos 2 taong purong distance learning. Titingnan na namin mga ugali ng isa't isa. Mga kalokohan namin sa Messenger, madadala na rin namin dito.
Kwento naman ng ibang estudyante, mahalagang maranasan nila o maging hands-on sila dahil tutuntong na sila sa kolehiyo. Since med field po yung aanuhin ko sa college, yung mga ano po, yung mga sa lab, yung ano po, mahalaga po sa akin. So para po may alam na rin po ako. Para hindi na rin po tayo ma-culture shock. Ngayon, may laptop, microphone at hygiene kit ang bawat desk. May whiteboard at TV screen para sa mga aralin. At pwedeng maglakad-lakad ang guro sa classroom habang nagtuturo. Dati, halos parang ayaw natin yung ganitong klaseng setup ng pagtuturo, no? Pero online class, may mas hindi pa pala tayo gusto, no? Which is yun, okay? Kapag parang mas, ngayon mas ipaprecious natin, mas papahalaga natin yung face-to-face class. Sa bagong Silangan Elementary School, Quezon City, naiyak ang isang guro nang makita ang saya ng mga estudyanteng nakabalik sa loob ng paaralan. Ang saya namin dahil matututo na kami. So, ibig sabihin, may ilan sa kanila na hindi ganun yung pagkatuto sa loob ng bahay. Iba talaga dito sa paaralan. May ilang pagsubok namang kinaharap ang paaralan, gaya ng hiling nilang lapel mic para mas magkarinigan sa klase. Panawagang mailipat sa ibang lugar ang vaccination site sa eskwelahan para hindi ito makaabala sa klase. Ayon sa DepEd, layon ng pilot test na makita ang mga dapat gawin sa edukasyon sa new normal. Kaya naman sabay itong ginagawa sa rural at urban setting. Ikinatuwa naman ni Pangulong Duterte ang unti-unting pagbubukas ng mga paaralan sa rehiyon. Do not be dismayed kung hindi sa inyo muna because these are all experimental and pilot projects. Doon muna titignan natin kasi nandoon lahat yung resources ng government and yung mga official nandoon at makita kaagad that they can keep posted on what is happening. Halos 300 paaralan sa buong bansa ang nag-pilot face-to-face classes na inaasahang madaragdagan pa sa expansion phase pagsapit ng Enero. Ara Perez, ABS-CBN News. Kapamilya, patuloy po ang pag-iral ng malamig na panahon dahil sa amihan. Kaninang umaga ay bumaba pa sa 10.8 degrees Celsius ang temperatura sa La Trinidad, Benguet. Ito na ang pinakamalamig na temperaturang naitala simula nang ideklara ang amihan season. Bukas, magpapatuloy po ang sweater weather sa Luzon at ilang lugar sa Visayas. Ayon sa The Weather Company, may mahihinang ulan sa Cagayan, Aurora, Quezon, Camarines Provinces at Catanduanes. Maulan naman ngayong gabi hanggang bukas sa Samar, Sorsogon, Masbate, Leyte at hilagang bahagi ng Cebu, Negros at Panay. Mag-ingat dahil mataas ang banta ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga naturang lugar. Sa Mindanao, uulan po bukas sa hapon hanggang gabi sa Zamboanga Peninsula, Soksarjen at Surigao Provinces. Samantala, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility kaninang alas 10 ng umaga ang low pressure area sa silangan ng Mindanao. At ayon po sa PAGASA, walang mabubuong sama ng panahon sa PAR hanggang sa weekend. Samantala, may matutunghayan tayong pambihirang astronomical event simula ngayong gabi hanggang sa Webes ng gabi. Una na rito ang tinatawag na Moon-Venus Conjunction, kung saan makikitang magkatabi ang dalawang heavenly bodies. Maiispatan ito sa tibok kanlurang bahagi ng kalangitan, yan ay kung hindi maulap. Maaring makita ito bago mag-alas 6 ngayong gabi hanggang mamayang pasado alas 8:30 ng gabi. Mamayang 12:09 ng madaling araw naman ay ang pinakamaliwanag na pagkislap ng planetang Venus. Bukas mula paglubog ng araw hanggang 9:17 p.m., aabangan naman ang Moon-Saturn conjunction at sa Webes ay ang Moon-Jupiter conjunction, kung saan kita rin ang Saturn at Venus. Isang grupo ng mga Ilocano ang naghain po ng isa pang petisyon sa COMELEC laban sa kandidatura ni dating Senador Bongbong Marcos. Pero para sa kampo ni Marcos, tuloy lang ang pag-iikot at paghahanda para sa nalalapit na halalan. Nagpapatrol, Ina Reformina. Awan ti solid north ang agpaiso dayay. Walang solid north.
Ito ang sigaw ng grupong pudno na Ilocano o tunay na Ilocano sa paghahain ng disqualification petition sa COMELEC laban sa tumatakbo sa pagkapangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kabilang din sa grupo ang ilang nagpakilalang biktima ng martial law. Kami po ay naniniwala na hindi siya karapat-dapat na maging isang kandidato. Bakit po? Siya po ay hindi nagbayad ng kanyang buwis ng 4 beses. At siya ay nahatulan na dapat magbayad siya. Hindi po totoo na may solid north. Ang patunay dyan, kami po na mga taga Ilocos Region ay nandirito ngayon para mag-file ng pang-ikawalong disqualification case laban kay Bongbong. Umabot na sa 8 ang petisyon sa COMELEC laban kay Marcos. 4 para sa disqualification, 3 para sa cancellation ng Certificate of Candidacy, at 1 para sa nuisance candidate. Gaya ng naunang mga kaso, nakaangkla ang petisyon ng pudno nga Ilocano sa hatol na guilty ng Quezon City RTC kay Marcos kaugnay sa hindi pagbabayad ng income tax at hindi paghahain ng income tax returns mula 1982 hanggang 1985. Bagamat pinawalang sala si Marcos ng Court of Appeals noong 1997 sa hindi pagbabayad ng buwis, kinatigan naman ng CA ang hatol na hindi paghahain ng tax returns. Dahil dito, sabi ng petisyon, perpetually o magpawalang hanggang na disqualified si Marcos sa pagtakbo sa anumang posisyon sa gobyerno, ayon sa Section 45 ng Tax Code. Giit naman ang petisyon dahil may kaakibat na parusang perpetual disqualification na makaboto para sa sinumang public official na lalabag sa tax code. Isa na namang requirement ng saligang batas para sa kakandidato sa pagkapangulo ang pagiging registered voter ang umano'y natanggal kay Marcos. Muli namang iginiit ng Chief of Staff at tagapagsalita ni Marcos na si Attorney Vic Rodriguez, nuisance o panggulo lamang ang mga petisyon. Nanawagan ng kampo ni Marcos sa mga nasa likod ng mga kasong ito na igalang ang mga Pilipino at ang kanilang karapatang magdesisyon para sa sarili at para sa kinabukasan ng lahat. Tuloy lang din ang pag-iikot ni Marcos para ipakilala ang sarili bilang kandidato sa halalan 2022. Ngayong umaga, hinarap ni Marcos at katandem na si Mayor Sara Duterte ang mga leader ng hugpong ng pagbabago at hugpong sa taong lungsod sa Davao City, pati na mga opisyal at miyembro ng League of Municipalities of the Philippines. Sakali namang hindi pa madesisyonan ng PINAL ang mga kaso pagdating ng pag-iimprenta ng balota sa Enero, mapapasama pa rin si Marcos sa listahan ng mga kandidato. Maari rin siyang maproklama kung wala pa ang final decision pagsapit ng araw ng botohan at canvas of votes. Ina Reformina, ABS-CBN News. Nanindigan naman laban sa political dynasty si Vice President Lenny Robredo sa kanyang pagbisita sa Baguio City. Nagpapatrol, Adrian Ayalin. Humarap si Vice President Lenny Robredo sa kanyang mga supporter mula sa iba-ibang sektor sa isang pagtitipon sa St. Louis School Center sa Baguio City. Dito niya sinabi ang kanyang matagal ng posisyon laban sa isyu ng political dynasty sa gitna ng mga panliligaw para sumabak na rin sa politika ang panganay niyang anak na si Aika. Alam mo si Aika, dalawang eleksyon na nililigawan ng ibang mga politiko sa amin, kinukumbinse to run for mayor or to run for another position. Ang policy namin, hanggang nakaupo pa ako sa gobyerno, walang ibang pwedeng kumandidato sa atin. Ayon sa pangalawang pangulo, ang kanyang posisyon sa issue ng political dynasty ay mula pa man noong nagsimulang manilbihan ang kanyang asawa bilang mayor ng Naga City. Halimbawa sa amin, while nung natapos yung dalawang sets of terms ng asawa ko, yung mga tao gusto nila ako yung pumalit, para sa amin nakakahiya yun. Tinalakay ni Robredo ang isyu ng political dynasty bilang bahagi ng kanyang platformang pagbibigay halaga sa kontribusyon ng mga ordinaryong tao at hindi lang mga politiko para sa mahusay na pamamahala. Merong representative ang People's Council sa lahat na executive and legislative committees. Hindi siya ordinaryong observer pero meron siyang voting rights.
Meaning to say, merong mechanism para yung ordinaryong mamamayan, meron siyang boses sa governance. Pagkatapos ng meet and greet sa St. Louis ay bumisita naman sa Philippine Military Academy si VP Lenny. Kasabay ng pagbisita ni VP Lenny ay ang fundraising event ng kanyang supporters kung saan may 5,000 piso kada bowl na lugaw para pondohan ang mga gagawing palugaw sa Baguio. That's the Lenny brand. So that's how we want to bring the Lenny brand to local communities, lalo na dito sa Baguio na medyo dehado tayo, di ba? Inalayan din si VP Lenny ng kantang Sang Tawag Mo Lang ng grupong The Company na nagsabing handa rin silang mag-volunteer sa pangalawang pangulo. Bukod sa pakikipagkita sa kanyang mga supporters, personal din ang lakad ni VP Lenny dito sa Baguio City dahil ninang siya sa kasal ng dalawa niyang staff. Pero ayon sa pangalawang pangulo, babalik siya sa syudad kapag panahon na ng kampanya at dadaanin din daw niya sa Sipag ang panghihikayat sa mga botanteng suportahan ang kanyang tiket sa halalan 2022. Adrian Ayalin, ABS-CBN News, Baguio City. Nanawagan sa COMELEC si Senator Ping Lacson na maging transparent kaugnay sa mga operator na nag-aalok ng serbisyo sa mga kandidato para manalo sa halalan. Git naman ng COMELEC, hindi maaring manipulahin ang resulta ng botohan. Nagpapatrol Willard Cheng. Nagbabala ang Commission on Elections sa mga kandidato na huwag maniwala sa mga umano'y operator na nag-aalok ng serbisyo para mandaya at nagsasabing maaaring bilhin ang panalo sa halalan. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, dati na itong modus simula nang ipatupad ang unang automated election sa bansa. Git niya, hindi totoong maaaring manipulahin ang resulta ng halalan. Sinasabi palagi na kayang bilhin ang panalo, right? And they approach both sides. Running for one position, magkakatunggali, nilalapitan lahat ng kumakandidato to offer the same deal. That way, whoever wins, wins. Whoever loses, gets a refund. Right? So parang akala mo talaga may nagawa or may nangyari, pero walang nangyari. Gayunman, ayon kay Jimenez, hindi pa kailangang magsagawa ng investigasyon sa ngayon. Sa isang pahayag, kinumpirma ni Partido Reforma presidential aspirant Ping Lacson na may mga con artist o scammer na nagsasabing kaya nilang manipulahin ang resulta ng halalan. Pinuna ni Lacson ang pagkakaroon umano ng tinatawag na meet me room sa mga nakaraang halalan na pinangangambahan anya ng ilang sektor na nagbibigay daan para manipulahin ang resulta. Kaya nababahiran ng duda ang integridad ng halalan. Ang meet me room ay kung nasaan ang mga racks para sa network interconnectivity. Nauna nang sinabi ng COMELEC na paraan ito para maayos ang pagpasok ng datos mula sa field of vote counting machine papuntang transparency server ng COMELEC. Gayunman, panawagan ni Lacson, bukod sa hindi dapat maniwala ang mga kandidato sa alok ng mga scammer, dapat maging transparent o bukas ang COMELEC sa pagharap ng ganitong mga hamon. Sa kanyang pag-iikot kamakailan, binigyang din ni Lacson ang kahalagahan ng integridad ng mga nais maglingkod sa bayan. Sa akin, in my book, ha, dalawa lang naman yung ultimate test ng karakter ng isang tao. Dalawa lang. Bigyan mo ng power, operan mo ng pera. Pag pumasa yan, pasado ang karakter ng isang tao. Iba pag nakatikim ng power, naiiba na yung pananaw eh. Nauna nang ikinuwento ni Lacson kung paano siya tumanggi noong PNP chief pa siya sa alok na pera para protektahan ang huweteng. Willard Cheng, ABS-CBN News. Dineklara si presidential aspirant Manny Pacquiao na adopted son ng Santa Rosa, Laguna. At sa patuloy niyang pag-iikot, muli niyang binigyan diin ang pagtulong sa mga mahihirap. Magpapatrol, Sherian Torres. Pagtunog ng mga kanta ni Senator Manny Pacquiao sa loudspeaker ng kanyang motorcade, agad naglapasan ng mga tao sa kahabaan ng San Pedro, Binian at Santa Rosa, Laguna. Ang iba gusto makakuha ng Pacquiao t-shirt, habang ayuda naman ang inaabangan ng iba. Gaya ng mga nakaswerte sa inihahagis niyang tigli 500 piso sa gitna ng motorcade.
Pero ang may sakit na si Nanay Rosalinda Recto na tatlong oras nag-abang sa San Pedro City Hall, tahimik lang sa pag-asang makikita ang idolo. Buboto ko naman talaga siya. Buboto niya siya. At talagang hindi kayo bigyan ng tulong. Hindi, kahit pa hindi niya. Eh bakit? Bakit siya? Mahal ko yan. Ha? Mahal ko yan. Dahil po? Ito magaling. Mahal ko talaga yung mabahin. Saka Christian. Tila na dinig ang dasal ni Nanay Rosalinda. Agad siyang nilapitan ni Pacquiao matapos makipagpulong kay San Pedro City Mayor Lourdes Catakis. Bukod sa yakap, may bonus pa siyang 3,000 pesos galing kay Pacquiao. Puso ko na yung pagtulong mula pa noon. Ngayon lang kasi na-highlight yung mga pagtulong ko dahil maraming kamera. Pero nung araw, ayaw ko yung kinukunan. Negosyo, Ma'am Bago April, ang pag-ikot sa Laguna, nag-abot din ng 25,000 pesos na dagdag puhunan si Pacquiao sa apat na maliliit na negosyanteng lubhang pinadapa ng pandemya ang kabuhayan. Isa sa nakatanggap ng tulong, di na iwasang mapaluha sa tuwa. Yeah. Napakalaking bagay po na ano po, lalo pong ano, siguro po mag, lalo pong mag-ano po kami ng mga sahog, mga ingredients, mamimili po sa ano, madadagdagan po yung negosyo po namin. Sa Go Negosyo Online Forum Candidatos, ikinento rin ni Pacquiao ang plataforma niyang tulungan talaga ang mga nasa micro, small and medium enterprises oras na maging Pangulo. Papautang ating gobyerno sa kanila ng walang interest. Ibabalik lang nila yung capital pag na lumago na. At tuturuan din natin sila paano palaguin. Nilinaw naman ni Pacquiao na inaalok lang siya ng mga interesadong bumili ng kanyang bahay sa Forbes Park at hindi anya dahil sa kinakapos na siya sa pera, gaya ng kwento ng iba. Sa tanong naman kung bukas din ba ang kanilang grupo na tanggapin si Pangulong Duterte bilang guest senatorial candidate, puno na raw ang kanilang lineup, sabi ni Pacquiao. Samantala, maliban sa pakikipagpulong sa mga religious leaders at local officials, idineklara rin si Pacquiao bilang adopted son ng Santa Rosa, Laguna. Estadong una na rin ibinigay sa kanya ng leader sa San Pedro at Binyan, Laguna. Sa isang linggo, itutuloy ni Senador Manny Pacquiao ang kanyang Mindanao leg para patuloy na suyuin ang boto para sa halalan 2022. At sabi ni Pacquiao, sa lahat ng mga pag-iikot na ito, tuloy din ang kanyang pamimigay ng ayuda at hindi ito matipigilan hanggang sa magkaroon lamang ng official ban sa pamimigay ng tulong sa February 8, 2022. Sherian Torres, ABS-CBN News, Santa Rosa, Laguna. Nag-ikot si Presidential Aspirant Mayor Isko Moreno sa Cebu. Kabilang sa kanyang plano sakaling manalo sa halalan, gawin sa buong bansa ang Sugbo Negosyo Program na layong makatulong sa mga maliliit na negosyo. Nagpapatrol, Bianca Dava. Kung manalo bilang Pangulo sa darating na halalan, gagayahin umano ni Aksyon Demokratiko Standard Bearer Isko Moreno Domagoso ang Sugbo Negosyo Program ng probinsya ng Cebu. Ito'y para matulungan makabangon mula sa epekto ng pandemya ang maliliit na negosyo sa bansa. I think this is not a time to create more promises. The only thing that I will promise here is kokopyahin ko itong ginawa ninyo sa Cebu Province para sa mga kababayan natin mabigyan ng hanap buhay. Ito na ang ikalawang pagbisita ni Moreno sa Cebu para sa kanyang listening tour. Sa programa kagabi, ipinakilala siya ni Deputy Speaker at Cebu 3rd District Representative PJ Garcia. It is my honor and I am humbled to introduce to you tonight the man who will be the next president of the Republic of the Philippines, Mayor Isko Moreno Domagoso. Bago nito, nagtungo si Moreno sa Lapu-Lapu City kung saan daan-daang taga-suporta ang bumati at nakinig sa kanyang talumpati. Napasubo rin ang presidential bet sa TikTok challenge kasama ang alkalde ng lungsod. Hinarap din niya ang mga volunteer mula Cebu na magsusulong ng kanyang kampanya. Kasama rito ang 61 anyos na si Cecilia mula Mandaue City. Nakita namin doon sa pag-upo niyang mayor sa Manila, maraming nababago. Isang term pa lang siya. Kami dito sa Cebu, yan ang gusto naming pipiliin si Isko dahil gusto namin yung pagbabagong mapayapa.
Noong Linggo, bumisita rin si Moreno sa isang safari and adventure park sa Carmen kung saan isinulong niya ang kanyang plataforma para sa industriya ng turismo. I was satisfied makamasa na presidential po kasi madaling lapitan. Ang gusto ko lang po sana ng maging marinig na nabigyan po sana ng action is po yung sweldo po namin na naging baba po siya. Sana pataasan po yung mga sweldo po namin as a tour guide. Mataas na insurance, mataas na sweldo, at sana po mabigyan po rin kami ng mataas na bonus o 13-month pay. Tungkol naman sa posibilidad ng alyansa sa pagitan ni Mayor Isko at ni Pangulong Rodrigo Duterte, ito ang pahayag ng palasyo. Ayaw ko rin pong pangunahan kung ano ang mangyayari, no, sa susunod na araw, sa susunod na buwan, at ayaw ko rin pangunahan anong magiging desisyon ng iba't ibang mga kandidato na tumatakbo at iba't ibang mga partido na nais pang mag-endorse kay Pangulong Duterte. Sa ngayon, magpapatuloy lang sa pag-iikot si Moreno para makipag-usap at mapakinggan ang iba't ibang sektor. Bianca Dava, ABS-CBN News, Cebu. Sa ikatlong araw ng pag-iikot naman ni presidential aspirant Caliodi de Guzman sa Eastern Visayas, tinungo niya ang barangay Lake Danau sa Ormoc City ngayong araw. Nagkaroon ng pagpupulong si Caliodi kasama ang mga kasapi ng urban poor, mga magsasaka, labor groups at ilang residente ng lungsod. Ipinresinta ni Caliodi ang pro-people platforms nito at pinag-usapan din maging ang mga lokal na issue sa kanila ang lugar. Kapamilya, tuloy ang Pasko kahit nasa pandemya pa rin tayo. Sa Davao City, nagliwanag ang City Hall compound at mga lansangan dahil sa mga Christmas decoration. Sa Palawan naman, may sayawan at kantahan bago pinailawan ang higanting Christmas tree. Yan at iba pang Paskong Pinoy sa pagpapatrol ni Hernel Tokmo. Pinailawan na ang mga dekorasyong pampasko sa Davao City Hall compound at sa mga kalsada. Wala ang nakasanayang higanteng Christmas tree, lalo't nais ng LGU na gawing simple ang Pasko dahil may pandemya pa rin. Kanya-kanya rin ang Christmas gimmick ng ilang LGU sa Davao Region, gaya ng Tagum City Hall, Nabunturan sa Davao de Oro at Mati City sa Davao Oriental. Sa Puerto Princesa City, Palawan, may sayawan at kantahan bago pinailawan ang 60 talampakang giant Christmas tree sa Balayong Water Park. Nalulugod ako na kasi na sa ganitong paraan ng pandemya, natutuloy pa rin natin yung mga ganitong sitwasyon or ganitong events na kung saan nagbibigay ng saya ngayong araw ng Pasko. No, ang giant Christmas tree ay talagang simbolo na kung saan ay talagang kahit na anong pandemya, ilang pandemya pa ang dumating. Ang simbolo ng Christmas tree ito ay siyang pag-asa ang nakikita natin sa bawat ilaw at sa mga bituin. Pinasaya rin ang gabi ng bonggang pyro musical fireworks. Tampok din ang dancing lights sa water park. Sa Zamboanga City, Winter Wonderland naman ang tema ng selebrasyon ng Pasko na Zamboanga. Pinailawan ng Christmas decorations ang City Hall at mga pampublikong parke. Sa Bukidnon, proud si Bayan Patroller Gerald Poblacion sa mga Christmas decor sa kanilang lugar sa bayan ng Pangantukan. Indian tree ang ginamit bilang giant Christmas tree. Sa Kalilangan, Bukidnon, atraksyon naman ang ancestral house ng pamilya Gumayan. Dahil sa pandemic, sinimulan ng pamilya na mag-decorate para mabigyan ng saya at inspirasyon ang mga kababayan. Sa United Arab Emirates, ramdam na rin ang Pasko sa Christmas carols ng 5 Filipino choral sa Abu Dhabi sa World Expo 2020. Long lay the world. We wish you a Merry Christmas. Samot saring himig pamasko ang narinig na nagpamalas ng husay ng Pinoy choral group. It's a wonderful feeling to be hearing and watching the Philippine choirs perform on stage. It's a perfect evening really to start the Christmas season here in the UAE. It's very heartwarming because it's Christmas, some Christmas carols, and they sang it really nice from the heart. You know, I know that Filipinos always sing from the heart. They have lots of talent. Makulay, masaya, nakakaantig sa damdamin ang mga kantang pamasko. Pinakita rin sa okasyon ang magandang ugnayan ng Pilipinas at UAE. Hernel Tokmo, ABS-CBN News.
Nasunog po ang mga bahay sa San Andres, Maynila bago mag-alas 5 ng hapon. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Inaalam na ng Bureau of Fire Protection ang halaga ng pinsala at kung may nasaktan sa sunog. Nagkaroon po ng chemical leak sa isang bahagi ng food manufacturing company sa FBI complex sa Taguig City kaninang hapon. Ayon sa Fire Bureau, pasado alauna nang itawag sa kanilang pag-usok mula sa isang bahagi ng gusali. Ito ay matapos umanong matapon mula sa galon ang chemical na hydrogen peroxide na ginagamit ng kumpanya sa paglilinis ng food packaging. Na-contain ang pag-usok pasado alas 2 ng hapon. Wala namang naiulat na naospital o nasaktan sa nangyaring chemical leak. Nagtipo naman po sa harap ng tanggapan ng Commission on Human Rights sa Quezon City ang mga militanteng grupo kaugnay ito nang nakuha nilang impormasyon na may boto na umano ang mga mahistrado ng Supreme Court sa kanilang petisyon na kumikwestiyon sa Anti-Terror Act. At live po mula sa CHR, nagpapatrol si Johnson Manabat. So Johnson, ano ba ang sitwasyon dyan? Yes, Henry, muling nag-rally ang iba't ibang progresibong grupo dito sa harap ng tanggapan ng Commission on Human Rights o CHR sa Quezon City at binalikan ang kanilang mga nakabingbing petisyon sa Korte Suprema kaugnay ng kontrobersyal na Anti-Terrorism Act of 2020. Bit-bit ang kanilang mga banner, mariingkinon din ang mga miyembro ng Bayan Muna, Anak Bayan, Gabriela at iba pang mga kaalyadong grupo ang umiiral na Anti-Terror Act. Ang kilos protesta ay bahagi ng pag-aabang nila sa desisyon ng Korte Suprema sa 37 petisyon laban sa naturang batas. Kanina, nagbutuhan na ang mga maestrado ng Supreme Court sa isinagawang anbang session pero hindi pa naglalabas ng impormasyon ng kataas-taasang hukuman patungkol dito. Sabi ni Bayan Muna Chairman Nery Colmenares, nakabilang sa mga sumalang sa oral arguments ng SC, nakaabang din sila sa magiging final na hatol ng kataas-taasang hukuman pero anuman anya ang maging desisyon ng mga maestrado ay dapat na manindigan ng taong bayan na ipagtanggol ang karapatang pantao ng lahat. Henry, payapa din naman na nilisan ng mga militanteng grupo itong tanggapan ng CHR at umaasa na magiging paborable sa kanila bilang mga petitioner, gayon din sa taong bayan anuman ang magiging hatol ng Korte Suprema. Sa isang text message ni Supreme Court spokesman attorney Brian Hosaka, kinumpirma nito na nagkaroon na ng botohan ng mga mahistrado ng Korte Suprema pero dahil sa dami ng issue na kinailangang resolbahin at kinakailangang bumoto ng bawat mahistrado sa bawat issue, nais silang matiyak na tama ang ilalabas na resolusyon ng Korte Suprema at tama ang botong isa sa publiko kaugnay ng Anti-Terror Act. Henry. Okay, Johnson, maraming salamat. Johnson Manabat po. Sa ibang balita naman, kumonte ang mga Pilipinong walang trabaho noong Oktubre at bumaba naman ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin o yung tinatawag na inflation rate noong Nobyembre. Pero nasa 3.5 million pa rin ang mga Pilipinong walang trabaho at mataas pa rin ang presyo ng bilihin. Kaya sagot ng pamahalaan, pabilisin pa ang pagbabakuna para mapadali ang pagbubukas ng ekonomiya. Nagpapatrol, Warren De Guzman. Pinayagan na ang mga tricycle driver katulad ni Wawi Das na kumuha ng hanggang 3 pasahero kada biyahe kasabay ng pagluwag ng mga quarantine restrictions sa ilalim ng alert level system sa National Capital Region. Pero dahil hindi pa sila pinayagang bumiyahe araw-araw, kinakailangan pa ni Wawi na magtinda at rumakit para tustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Bakit puro taxi na lang sa kadya pang binibigyan ng panahon ng pagpataas ng bayad? Eh ba't yung mga tricycle driver hindi? Base sa datos ng gobyerno, bumaba ang inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin noong Nobyembre, 3 buwan na itong pababa. Ang pagbaba ng presyo ng mga gulay at ang pagbagal ng inflation sa isda at karne ay kabilang sa mga dahilan para bumagal ang inflation. Pero habang pababa ang presyo ng pagkain, pataas naman ang presyo ng gasolina, na natili ring mataas ang presyo ng LPG na ginagamit sa pagluluto. Mas mataas ang November inflation rate sa inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas at maaaring mapanatiling mataas ito hanggang sa katapusan ng taon bago ito bumaba sa 2022 at 2023. Pero umaasa si National Statistician Undersecretary Dennis Mapa na makakaluwag ng konti ang publiko dahil sa pag-rollback ng presyo ng gasolina ngayong buwan.
Itong month ng November, ang dalawang major contributors natin ay related sa petroleum prices, ano, yung doon sa housing, water, electricity, gas, and other fuels, yung electricity, saka yung LPG doon naman sa transport, basically yung fuel and petroleum. So nakita rin namin na bumababa itong presyo ng petroleum nung mga nakaraang linggo at hopefully mare-reflect ito sa ating inflation for December. Makikita rin sa datos ng gobyerno na tumaas ang underemployment rate at ang bilang ng mga Pilipino na naghahanap ng dagdag trabaho o kita dahil kinukulang ang kanilang budget. Mula 14.2% noong Setyembre, tumaas ito sa 16.1% noong Oktubre, katumbas ng lagpas 7 milyong Pilipino. Pero nabawasan ang bilang ng mga Pilipino na walang trabaho mula 4.25 million noong Setyembre, 3.5 million na lamang ito noong Oktubre. Tiwala naman ang Duterte Economic Managers na tuloy ang pagbaba sa Alert Level 1 pagdating ng Enero 2022 kahit may banta ng bagong COVID-19 variant na Omicron. Naniniwala sila na sapat ang supply ng bakuna laban sa COVID-19 dito sa Pilipinas, kaya itutuloy nila ang pagbabalik ng face-to-face classes kasama ang pagtaas sa 100% capacity ang lahat ng public transport kasama ang mga tricycle. Warren De Guzman, ABS-CBN News. May mga nadiskubring kakaibang paniki sa isang gubat. San ba to, Boyet? Karen, mga kapamilya, alam nyo ba na may uri ng paniki na ang muka ay kahawig na isang fox o sa Pilipino ay soro? Kaya ang tawag sa may ito ay flying fox. At alam nyo ba na kamakailan lang ay libo-libong flying fox ang nadiskubre sa isang gubat sa Cotabato? Alam niyo ba na sa Pilipinas may 79 na uri ng paniki? 10 dito ang tinatawag na flying fox. At karamihan sa mga ito ay endemic o sa Pilipinas lang matatagpuan. Usually ang ating mga flying foxes ay lumalayo po talaga sa kung saan may human inhabitation or kung saan may mga tao. Ang chances po na makakita tayo ng flying fox roost ay hindi po ganoon kataas. Pero alam nyo ba na sa bayan ng Banisilan sa Cotabato Province, isang bagong roosting site o tirahan ng mga flying fox ang nadiskubre sa isang kagubatan? Sa pagsusuri ng Community Environment and Natural Resources Office o Senro Midsayap, sinatayang may 50,000 paniki sa bagong diskubring roosting site. Kaya so ngayon lang ito lumabas, no? Kami rin is nabigla rin, no? Sa pagpunta namin, nabigla kami sa sobrang dami ng mga flying fox doon sa area. Posibleng kabilang sa naninirahan sa lugar ang large flying fox. Alam nyo ba na umaabot sa halos 5 talampakan ang haba ng wingspan ng mga ito? At ang golden crowned flying fox na endemic o sa Pilipinas na matatagpuan ay isa rin sa mga endangered species o nanganganib ng maubos. Agad naman na nagdeklara ng proteksyon sa mga paniki at sa tira ng mga ito ang barangay chairman na si Carlos Benedicto. Ayon kay Benedicto, sa karating na barangay sa bayan ng Alameda ang orihinal na tirahan ng wildlife species. Ano ang mga rason kung bakit kaya sila lumipat? Natin ng deeper study, pero as we know po, itong mga flying fox is mga sensitive po ito ng mga wildlife, no? Pag po nagkaroon ng changes sa kanilang habitat o sa kanilang tirahan, mayroong disruption na nangyari o nasira, and kung may mga threats na kanilang nararamdaman, for example, mga hunting, pag-angaso sa kanila, is na-feel nila na kailangan nilang lumipat sa ibang lugar. Mayroong mga kahalagahan sa mga tao ang isang paniki. Sila po ay tumutulong sa mga halaman para po sila ay magkaroon ng prutas. Opo, marami po tayong halaman actually na dependent or nakadepende sa ating mga paniki. Mga kapamilya, alam nyo ba na sa sobrang husay nilang magpakalat ng mga binhi sa iba't ibang lugar sa mga gubat, tinatawag din silang forest farmers. O, di ba? Ito po si Boy at Cesar na nagtatanong kung alam nyo ba? Dahil ngayon, alam nyo na. If you're not
pinahilip ni Aura Briguela ang bagong bahay ng kanilang pamilya na nabili sa tulong din ng tiyuhin sa Amerika. Bibirit at mga ngaroling naman si Gigi Delana sa YouTube Music Night. Nagpapatrol, MJ Felipe. Fresh mula sa tagumpay ng 1MX Dubai nitong weekend, isa namang digital concert ang ikinakasa ng viral sensation na si Gigi Delana. Kasama ang banda niyang The Gigi Vibes, ibibirit ni Gigi ang tago sa pusong Christmas classics at ABS-CBN Christmas ID theme song sa YouTube Music Night ngayong Sabado. Maaga itong pamasko ng pop rock diva dahil libre nga papanood ng digital concert alas 8 ng gabi sa YouTube channels ng Star Music, MOR, Mix at One Music. Oh my God! Napa-OMG naman si Karen Davila nang bisitahin ang naipundar na bahay ng aktor at vlogger na si Aura Briguela. Hey! Pinasilip ni Aura ang 4-bedroom house at masayang nakakwentuhan ni Karen ang kanyang mga kapamilya. Proud si Aura sa naipatayong tahanan na malayo sa dati nilang tinitirahan. Naipundar niya ito sa tulong din ng kanyang tiyuhin. Super happy po kasi yung pinanggalingan namin, super iba talaga dito. And ngayon, iba na yung kasi may ano na secured na kami sa subdivision, yung bilang lang nakakapasok. Tapos sobrang ganda pa nung house. Before abot mo lang yung kisame namin, ngayon high ceiling. Yes! Natutuwa naman ako para sa kanya kasi sabi ko nga, matuto siya talaga umalak ng pera niya. Touching moment naman ang ikwento ng ama ni Aura ang naging pagtanggap niya ng malamang bakla ang anak. Si Aura rin mismo ang tumulong para makapagtapos ang kanyang ama sa pag-aaral. Sa akin naman po ano eh, kung saan masaya yung anak ko, dun po ako masaya. Nung nararamdaman kong ganun siya, tinanggap ko na po sa sarili ko. Kasi kung hindi ko po matatanggap, paano pa kaya ang ibang tao? Na-realize ko po na iba kapag may aral. Iba yung kapag na-graduate ka. Yung pinaka nakaka-touch na yung ako po yung isa sa umakyat sa stage para bigyan siya ng diploma. Andun po ako nung binigyan siya ng diploma. Siyempre, nakita ko po nun kung gaano siya kadesididong bumalik ulit sa pag-aaral. MJ Felipe, ABS-CBN News. Congratulations! So kahit anong edad, pwede kang magtapos, bumalik sa pag-aaral, di ba? At kahit anong estado mo sa buhay, nandun pa rin yung pangarap mo at maaaring matupad pa rin. Huwag mawawalan ng pag-asa. Yan, ang ganda. Family is love. Family is love. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Karen Davila. Ang lapit na. 18 days na lamang, Pasko na. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito po kami para sa inyo, saan man sa mundo. Pamasko po. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kami maglilingkod. Ako po si Henry Umaga Diaz. Maraming salamat at magandang gabi.